Natasha's bestowal on you of this great honor, and I prostrate myself before you to beg a share of your graces. To you, O Blessed Mother, I recommend myself, and I ask you to protect me against the dangers of body and soul, most especially from the temptations against purity. Do not forsake me, Blessed Mother, because my salvation may not in peril if you would not protect me. I pledge to keep myself in a life of grace by imitating your virtues, and also through your glorious Immaculate Conception, I humbly implore you to grant me the special grace. In silence, mention here your intention. Which I seek to obtain in this novena. Amen. Sixth day. O Mother of sweet love and holy hope, before your feet I cast myself. Have compassion on us sinners, and enlighten our minds so that we may return to the Christian ways, and so that all the honors, joys, and sorrows that surrounded your life may bear fruit in us. My Mother, may I always remain in your love. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Litany to the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God, the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, pray for us. Mother of Christ, pray for us. Mother of the Church, pray for us. Mother of Mercy, pray for us. Mother of Divine Grace, pray for us. Mother of Hope, pray for us. Mother Most Pure, pray for us. Mother Most Chaste, pray for us. Mother Inviolate, pray for us. Mother Undefiled, pray for us. Mother Most Amiable, pray for us. Mother Most Admirable, pray for us. Mother of Good Counsel, pray for us. Mother of our Creator, pray for us. Mother of our Savior, pray for us. Virgin Most Prudent, pray for us. Virgin Most Venerable, pray for us. Virgin Most Renowned, pray for us. Virgin Most Powerful, pray for us. Virgin Most Merciful, pray for us. Virgin Most Faithful, pray for us. Mirror of Justice, pray for us. Seat of Wisdom, pray for us. Cause of our Joy, pray for us. Spiritual Vessel, pray for us. Vessel of Honor, pray for us. Singular Vessel of Devotion, pray for us. Mystical Rose, pray for us. Tower of David, pray for us. Tower of Ivory, pray for us. House of Gold, pray for us. Ark of the Covenant, pray for us. Gate of Heaven, pray for us. Morning Star, pray for us. Health of the Sick, pray for us. Refuge of Sinners, pray for us. Solace of Migrants, pray for us. Comforter of the Afflicted, pray for us. Health of Christians, pray for us.
Queen of angels, pray for us. Queen of patriarchs, pray for us. Queen of prophets, pray for us. Queen of apostles, pray for us. Queen of martyrs, pray for us. Queen of confessors, pray for us. Queen of virgins, pray for us. Queen of all saints, pray for us. Queen conceived without original sin, pray for us. Queen assumed into heaven, pray for us. Queen of the Most Holy Rosary, pray for us. Queen of families, pray for us. Queen of peace, pray for us. Lamb of God, who take away the sins of the world, spare us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in you mercy, hear and answer me. Amen. Closing prayer. O most blessed Virgin Mary, you who were preserved from the stain of original sin, most loving and powerful patron of the Philippines, to you also be endless praise, everlasting veneration, and thanksgiving in Christ Jesus. O Immaculate Mother, our most kind Mother, our most sweet and most exalted Queen, with grateful hearts we praise your mercies and fly to your protection. O Blessed Lady, you who captivate with your sweetness the hearts of men, you have captivated our hearts. You have captivated the hearts of our people also. You have established, fostered, and strengthened the foundations of the faith in our beloved land by your good patronage as manifested in so many visible proofs of your maternal love. We are yours. We wish to be yours. Show yourself a mother and a patron to us. Guard us and protect us through your most powerful intercession. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating dasalin ng sabay-sabay ang panalangin ng mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay, O Jesus, kailanmay di mo kami pinabayaan, kailanmay di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos, Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasyamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan, at sasambahin magpakailanman. Amen.
Purihin natin ang Panginoon sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon ay unang Sabado ng buwan. Kaya hilingin natin ang panalangin at paggabay ng ating mahal na Birheng Maria. Si Maria ang ina ni Jesus. Siya din ay ina nating lahat. At sa mga araw na ito, pinaghahandaan din natin ang dakilang kabistahan ng mahal na Birhen, no, sa December 8, Immaculate Conception. Kaya bilang paghahandang ito, no, hilingin natin yung patuloy na paggabay ng ating mahal na Birheng Maria upang ating mga puso ay maging tulad ng puso ni Jesus, mahabagin at dalisay. Kaya upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos. Sinugong tagapagligtas ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo ang mga nananabik sa iyong maasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaaklakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo na masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pag-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo
parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na kalugod-lugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya rin lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag si Jesus sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti lamang ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga magagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang spirito at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Paggalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Paggalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo.
Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong nakaraang Miyerkules, no, sa ating Ebanghelyo, nakita natin ang puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus na nahabag nung makita niya yung mga taong nagugutom. Nahabag si Jesus sa kanila at napakarami nila. At ngayon sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, no, nung makita ni Jesus yung napakaraming tao, muli siyang nahabag sa kanila. The heart of Jesus was moved with pity for them. Sapagkat sila'y lito at lupaypay na. Hirap na. Sila'y parang mga tupang walang pastol, wika ni Jesus. Ano bang meron sa puso ni Jesus? What is in the heart of Jesus? Compassion, love, and mercy. Yan ang nakapaloob sa puso ni Jesus. Kaya madali siyang mahabag. Madali siyang maawa sa mga nangangailangan. Mapagmahal siya. Habang tinitignan natin ang kalooban ni Jesus, yung kanyang puso, we see another aspect of the kingdom of God. No? The coming of the kingdom of God. It is the kingdom of God's mercy. Ito yung kahariang punong-puno ng habag, awa. Ang habag na ito ang siyang nagtulak sa puso ni Jesus na maawa. Pagkakita sa napakaraming taong lito at lupaypay na, mga tupang walang pastol. Kung maalala ninyo sa aklat ng Exodo, no, ang Diyos, no, si Yahweh, ay nagpakilala kay Moises. At ipinahayag ng Diyos yung kanyang habag, yung kanyang awa. Anong sabi ng Diyos kay Moises? I have witnessed the affliction of my people in Egypt. I have heard their cry, so I know well what they are suffering. Kaya nakikita ng Diyos yung kanilang nararanasang kahirapan. No? Kaya nga sinugo niya si Moises sa bayan ni Israel upang sila'y iligtas, upang sila'y palayain mula sa mga Ehipto. Sa ating Ebanghelyo ngayon, ganun din ang ginawa ni Jesus. Nung makita ni Jesus yung kanilang nararanasang kahirapan, no?
Jesus expressed his desire to send some help for them. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magdasal kayo. Magdasal kayo. Ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. No? Manalangin kayo, sabi ni Jesus sa mga alagad, upang magpadala pa ang amang nasa langit ng mas maraming manggagawa sa kanyang bukirin. Kulang na kulang ang mga manggagawa. Pagtapos nun, bilang tugon sa kanilang panalangin sa Diyos, isinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad para sa isang misyon. Isinugo sila ni Jesus na may kapangyarihan, no? Kapangyarihan magpalaya sa limbawa ng mga masamang espiritu, no? Paggalingin yung mga may sakit, buhayin yung mga patay, at iba pa. Mga kapatid, ngayong panahon na Adbyento, inaanyayan tayo na magkaroon ng puso tulad ng puso ni Jesus. Isang pusong puno ng habag, isang pusong puno ng pagmamahal, isang pusong puno ng awa sa kapwa-tao. Kung sinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad, tayo din, ngayong panahon ng Adbyento, ay sinusugo ni Jesus para sa isang misyon. Kaya nga, mahalagang maging tapat tayo sa ating misyon sa buhay, sa ating paglilingkod sa kapwa-tao. Tayo bilang mga binyagan ay may kanya-kanyang misyon na bigay ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang misyong ito na bigay sa atin ng Diyos. Maging tapat tayo sa Panginoon. Tupdin natin ang misyong ibinigay sa atin ng Diyos. Tularan natin ang naging halimbawa ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ang pagiging mahabagin, mapagmahal, mapag-unawa. Kaya hilingin din natin ang pagdalangin at paggabay ng ating mahal na Birheng Maria, the Blessed Virgin Mary, upang tuluyan nating magawa lagi-lagi ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At tayo'y maging kalugod-lugod din sa Diyos sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa sa buhay. Kaya para sa ating pagninilay sa araw na ito, no, First Saturday, no, tanungin natin yung ating mga sarili. No? Sa ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon ngayong panahon ng Adbyento, ang puso ba natin ay tulad ng puso ni Jesus na puno ng habag, pag-ibig at awa? Amen. Mga kapatid, inaanyayan tayo ng ating Amang nasa langit na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. Kaya manalangin tayo sa tulong ng Mahal na Birheng Maria. No? Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang
ang simbahang naglalakbay naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mahabaging Ama, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi, patatagin mo ang aming mga loob, lang na sa oras ng pag-aalinlangan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maintampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot yung kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco na Vicente Papa, ni Roberto naming Obispo at Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din na lahat ang mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaisa na mala Birheng Maria ni Nanang Diyos, ni San Jose, ang kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sinumpag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.